Yes, this is the powerful comics man, General Dorado, with the Chris Bavala podcast, and with Lodwrick, taiki Sawsawan. Yeah. Lodwrick Ibarra, Cafe Ibarra. In Valenzuela, no? Valenzuela City. Arbor Town. Ito, nagbabalik kami sa ating session. Itaas, mga kaibigan. Cheers. Wala tayong alak. Sober October. Ano? Sober October tuloy. Sober June. July. Sober July. Actually, dahil hindi naman talaga kami natural na mahilig magtingin ng mga viral-viral na yan. Oh. Wala na kaming paksa. Wala kaming paksa. Wala na kaming paksa pagkatapos nung kay Ato dun sa previous episode, no? Ito, kasama pa rin namin si Lodwrick kasi pag nag-episode kami, usually mga 2 or 3 episodes. Pero isang gabi lang namin nire-record dyan. Di ba, Chris? Tama. At hindi to live. Pag nag-premiere, yung chat lang yung live. Yeah. Okay, pero pwede nga pala kayong pwede na kayong mag-send ng donations kung gusto niyo lang. Kaya naman. Supporta naman kayo. Supportahan ng lokal. Yeah, tama. Donate. It will actually may nag-donate last time. Oh, magkano? 100. Yan. Pwede mo na. Dahil wala tayong paksa, ating batiin. Batiin natin. Tignan mo, Chris, ba ako lang. Batiin natin yung mga sausa. Nagko-komento. Sino man, mag 100 pa kayo, 100 pesos donate. O, ito si... Donate lang ng donate. Arvin Anolin, 3110. Gusto niyang taga Sydney pala yan. Si nakita ko yung kanina, yung kanyang Arvin Sanolin. May ethics ni Arvin. Hindi. Jilome Mendoza. Sabi niya, nice episode again, worth the sausaw. Ah, oh, nakikita talaga dito. Kuya Sensei. No. Oh. Dito meron si Silent Observer. Actually, itong si Silent Observer pala, chick pala siya, bro. Talaga? Oh, ano sabi ni lang? Silent Observer? Dito sa amin, may kwento. Kwento-kwento sa SM City. Maraming bakla nag-aabay ng students na lalaki at binibigyan ka ng pera. This case was too big. Ang mga security guard nagro-roam sa SM City dahil dito sa to shoo away this grupong. To show away this grupo. Ano ba yan? Grupo. Masyado kang whistleblower. This was 2015. May expose ang ating Silent Observer na ito. Gusto namin yan. Oh. Yan. Anyway, sino pa ba? Tignan natin. Si ito, U. Sino yan? UI Production. LR po. Basta. IJR Productions. Ang dami mga bote at cans ng Bud Light na shinotgun sa yan. US. Uy, pinanood nila. Ano pa kayo pag pinapanood nyo, di ba? Yan, si user. User with a bunch of letters and numbers. Ang mahirap pa dyan, yung kagaya ng kumakalaban na yan na si Dagal ba yun? Basta! Ay, basta kay Gold Dagal. Baka INC siya. Huwag na natin patagalin. Basta shout out na lang sa inyo. Ito lang masasabi ni Samantha sa inyo. Magpautog kayong lahat. Anyway, dahil wala kaming paksa, naisipan ko na ano bang pag-usapan. May kinukwento ko kanina. Lodwrick. Ah, yung effect ng media sa generations. So, compare ko lang yung media dati kay Robin Padilla. Yun. Kay Robin Padilla. Yung panahon noon, puro siya yung movie. Puro ganun yung movie. Puro about pagiging astig. Masculine, pagiging astig. Taka lang, Lods, Gusto ko lang i-commento. Saan mo kay Lods? Ito to. Yan, ito. Yung heart na may mata. I-explain mo yan sa mga viewers. Wala. Di ko alam. Damit yan. Damit. Conde Garçon. Yan. Oh. Mahal yan. Yan ang gusto niya. Parang Italian pero Japanese brand. Kaya yan ang mga, sabi ko nga, yan ang mga tipong lalaki ni Mimi. Yan, si Lodwrick. Ikaw ba, Lodwrick? Kung ikaw ay anyayahan ni Mimi na makipag, ano bang Tagalog sa date? May Tagalog sa date yata eh. Ano nga bang Tagalog? Anong patawag sa date? Ayan. Yayain. Yan na lang. Para makipag... Lumabas! 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 Lumabas. Saan meron eh? Hindi ko maalala. Pero yun na lang. Google. Hindi, magkape na lang. Magkape. Magkape. Yung dalawa lang.
Ano? Sa kape-bar. Sa kape-bar. Hindi, pero may sinasabi si Lodwrick about sa social media persona. Okay. Iba naman. Wag na. Sorry. Yeah, kasing si Conde Garzanz. Ayun. Kasi yun yung nagiging influence nung yung media, nag-create siya ng parang influence dun sa mga nakakanood nun. Okay. Parang yun yung nagiging image nila eh. In a sense, pinoportray mo yung ano mo dun eh. Parang nagiging character mo yun. So, ayun, kaya nagkakaroon ng idols, di ba? Mga ganun. Yun yung ginagawa. May generational so, na mga hindi stereotype eh. Ano mong tawag doon? Archetype. Yeah. Fernando Po Jr. Yun, archetype. Yung pagiging Fernando Po Jr. Sobrang astig. Nakwento ko nga kanina kasi mayroon akong class dati. Not sure if alam mo ito. Kasi diba nagko-comics ka rin. Merong influence before nung 50s na hindi sila masyadong nagpo-portray ng brute parang suntukan, parang mga ganun, in heroes sa comics. Mm-hmm. Kasi nga, by that time, parang kailangan nilang i-portray yung unity, yung peace. Mm. Saan yan? Sa Pilipinas ba yan? No. Sa ibang bansa. So, ayun, as time goes by, nag-iiba siya. Kasi ngayon, ang comics is more on ano na eh, di ba? May mga force na eh, mga suntukan na, mga ganun. Sex. Kasi okay na siya. Wala nang war. So, ganun. So, and nag-jump ako kay Robin Padilla, yung pagiging ano nga niya, pagiging astig niya. Bad boy. Nila FPJ yan, nagiging bad boy, di ba? Yan yung image. Jumping to now, yung character nung mga nakapanood nun before, parang ganun, di ba? Parang astig ako. Hanggang ngayon, ganun pa rin yung character nila. Yossi, ganun. Bakit si Coco Martin umiyak? Oh. hello. And then, siguro ang sinasabi mo is yung magiging parang generational na mga idol. Influence. Mga, okay. Ngayon kasi parang, sino bang action star? Wala nang action star eh. Action star, oo. Si Coco Martin na lang ang action star. Oo. Ngayon yung mga idol na naririnig ko, yung mga magagandang babaeng naglalakad sa daan eh. Tinatawag ng mga tambay. Ay, idol! Lods! Lods. Ate! Na-compare nga rin siya kay Jonah na pinag-uusapan natin kanina na magkakaroon din ng new wave ng influence or sa generation na makakapanood nun. Ang isang insight kasi dyan is ano eh, yung sa dati kasi since wala pang ang media, yung traditional media is very tawag dito limited lang ang may access. Oh, tama. Kumbaga walang nung 90s wala, hindi naman natin kayang gawin 'to eh. Nung pagre-record sa bahay. Oh. Wala. Yung pag-edit na 'yan. Isang studio 'to eh. Oh, isang big network eh. Isang click lang makakapag may production ka. Ako lang ang nag-switch ng camera. Oo nga, diba? Dati kailangan mo nasa ABS-CBN ka, GMA7. Oh, ito lang yung ano natin. Even diba? Music. Oh, yeah. Music. Ngayon, nasa, may kakilala kaming producer. Shoutout, Marky Laderas. Mad Mark, shoutout sa'yo. Sa kwarto lang niya. Siya gumagawa ng beats. Diba? Oh, diba? Makakagawa ka ng isang full-scale media production. All by yourself. Sometimes, 'di ba? Lalo pa ngayon may AI na, 'di ba? Mm-hmm. Oo. Oh. Napaka-useful AI yung ChatGPT, 'di ba? So, dati kasi we look for idols. Ngayon, we aim to be idols. Tama. Pwede ba ngayon kumbaga magiging influencer ka na? Ganun na, 'di ba? Yung sinasabi sinasabi kasi ng ano nung lalo na sa US. Di ko alam kung pati dito sa Pilipinas eh. Pero dati kasi a few decades ago, pag tinanong mo yung mga bata, anong gusto mong maging pag laki mo? Sasabihin nila, astronaut. Nung 80s astronaut, 70s ganyan eh, 'di ba? Ngayon, kung anong sagot nila? Ano, YouTuber, influencer. TikTok star, tama. Ganun na yung sagot nila. So, kasi podcaster, 'di ba? Di ba 'yun yung sinabi ko dati na parang ano na, tingin ko kung let's say ano ka, high school ka ngayon, nagpapadamihan na sila ng ano eh, parang
ilan ang followers mo sa TikTok? Mm. Diba? So kung wala kang, let's say, wala kang 10,000 followers, so, you know, parang social status mo yun. Dude, na trash talk nga ako sa isang show ko nung nag-i-stand up ako. Ano? May nag-follow sa akin, sasabi sa akin ng audience na yun. Parang, 800 following ka pa lang sa Instagram. Mm-hmm. Mas marami pa akong following sa'yo. Parang, what the fuck? No. Buhiset. Di ba? Di kasi, pwede kasing maging ano yun. Parang, source pa ng ano mo yun, parang insecurity. Ano, yung blue check mark, bro. Yung blue check mark. Dati na insecure ako, tangina, kailangan kaya magkakaroon ng blue check mark. Kasi pag may blue check mark ka, celebrity ka, di ba? Si Team Tayag noon, may blue check mark. Ako wala eh. Name drop ka pa talaga. Team Tayag! Tropa yan, tropa yan. Team Tayag. Oy, guess natin dito. Si sana pumunlak ko. Pinaunlak ko. Inimbitahan ko na yan eh. Dead ma eh. Sana team next time? Si Team Yap na lang. Wag! Tanginang mukha yan. Tanginang mukha yan. Ang pangit! Ang pangit! Ang ibig sabihin ng Team Yap. Acronym. Napaisip si Lodwrick. Hindi ko alam. Grabe, yun ang pinakamalupit na ano, yun ang pinakamalupit na acronym so, sa lahat no? Ever. Di ba? Alam kaya niya? Ang galing, ang galing. Alam kaya niya yan? Gusto ko ngang itanong kasi mayroon akong naging guest na sa podcast na ka-close niya eh. Gusto ko na talagang tanungin eh. Kaso parang nahiya. Sayang kung alam tingin ko yan. Tingin ko naman alam niya. Tingin ko alam niya yun. Pero hindi niya papansinin. Pero actually, hindi ko siya sasabihin sa kanya. Pag tinanong ko yun. Alam mo ba yung joke? Hindi, I will not say it as an insult. Ang brilliant lang kasi talaga. Ang galing. Or pwede mo tanungin si Team Yap pag nag-meet mo siya in person. Oh. Ano ba nauna, Team? Yung acronym na o yung pangalan sa mo? Sa sobrang galing nung acronym, tatanong mo talaga eh. No? Oh. Or baka, hindi naman talaga Team Yap yung totoong pangalan niya. Oh. Ginamit lang niya yan. Pwede. Saka, hindi, tingin ko hindi siya magagalit kasi ang pogi naman niya eh. Oh. Hindi naman pangit si Team Yap eh. Diba? Sa tangin na, baka mas pangit ka pa sa akin. Tama. Kaya sabihin sa akin, Team Yap. Pero yun yung question ko na gusto tanong sa kanya nung time na nakakasama ko siya eh. Ano ba nauna? Yung joke na yun, na acronym, o ikaw? Or screen name lang ba yung pangalan mo? No. Pero hindi niya ginawa yun! Chat ganun mo! Ay ba ginawa niya? Ulit. Diba? Pero classic yun. Tangin ng mukha yan, ng pangit. Yan. Classic, pero basta. Anyway, malalaman din natin yan sa takdang panahon. Oo, tama. Pag ready na ako. Mali mo, mag-guess natin si Tim. Pero ano yan, ang ibang klaseng buhay din yun, mga fashion. Ikaw, Lods, bukod sa fashion, kasi itong si Team Yap laman ng gimmick ka nin. Nakagimmick ka na ba dati? Na? Nakagigimmick naman ako up until now naman. Ngayong year, very less eh. Kasi busy rin talaga eh. Daming mga next na inline na gagawin. Nang humaling ka ba dun sa eksena sa gimmickan? Yung mga magagandang cheeks? Ano lang. Lasingan? Very shallow. Inom to have a good time. Pero hindi ako yung parang ano na, na-addict ka na. Yung parang, next week, kailangan pong tulit ako dito. Parang gano'n. Parang to have a good time. Pero pag gumigimmick ako, nag-all out ako. Talagang... Oo, lasingan talaga. San mga revel, ganyan? Nagpumunta ako before sa Poblacion. Sa... Pobla? Oo, Poblacion. Sa nakalimutan ko yun. Ano? Aura. Sa... Nag-aura ka ba doon? Oh, sa bolt hole. Hindi ko alam yun sa saan yung bolt hole. Parang maliit lang siya eh, no? Parang butthole lang siguro siya. Maliit, sobrang liit. Parang butthole. Butthole lang. Tingin ko ginawa naman talaga nila yung name pang ano talaga eh. Hindi kaya ano yun? Hindi kaya parang pang exclusive sa mga bakla? Parang mga O-bar. Di ba yung O-bar sa Ortigas, di ba? Parang pwede. Possible. Or Nectar. Diba? Yung Nectar sa BGC. Mga gay bar yun eh. Pwede, di ba? Pero gustong puntaan nyo ng mga babae. Naalala ko nung gumigimik ako, parang may babaeng gusto magpasama sa ganun, sa O-bar. Hindi, o mga O-bar. Tapos ako... Nag-resist ako kasi alam kong gay bar yan, makakita ko ng titi yan na yun ko. Ba't hindi nila ang titi ko yung tignan mo? Ayaw niya din. Pero, Lods, dung sa Poblacion, anong experience? Kasi kami ni Jay ngayon, di na may lumalabas eh. Masaya naman. Magandang, confidence-wise, maganda siya. Kasi lalapit ka eh, di ba? Pag
pag gusto mong makakilala, ganun, have a good time lang naman eh. Goods ba yung mga nakikilala mo dun sa gimmickan, mga chicks? Oo naman, oh, marami, may mga nakakilala ako, yung iba, ano lang naman, mutual lang, oh. Parang civil lang, parang ganun. Saglit lang, then wala na rin. Tapos mag-add kayo sa Facebook, di ka may mga ganong instance na makikilala mo sa Facebook or makaka-chat mo sa IG, tapos makakalabas mo pa rin, ganun. Pero very ano yun, very light. Sobrang konti lang ng mga ganun. May naka one night stand ka na ba sa gimmickan? Wala pa. Hindi ko pa tinry yung mga ganyan. Medyo good. Hindi ko naiiniwala. Good boy ka, Lodwrick. Masyado akong good boy. Nakikinig kasi yung mami niya dito. Grabe ka naman. Hindi ko naiiniwala. Tita mo, mabait yung anak mo. No. Pero ano? Hindi, pero feeling ko kasi sa yung club scene, parang hindi siya okay pang ano eh, pang girlfriend material eh. Yes. Oh. Ilang taon ka na ba? 28. Ah, 28 ka pa lang pala. Actually, napag-usapan namin yan doon sa isang GC namin. Merong, bakit ba napag-usapan yan? Basta napadpad yung usapan sa yung... Ah, meron kasing nag-post na tungkol sa Siargao. Parang ano siya, mga kasing edad mo. Mga late 20s na chick. Tapos, sa Reddit yun eh. Oh. Meron siyang, di ko nahanapin. Pero... ang sinasabi niya, pumunta siya ng Siargao, tapos bali nag-grant siya na tangina, ang superficial ng mga tao dito. Parang ganun. Parang walang kwenta yung punta niya sa Siargao. Parang superficial. Parang superficial. Kumbaga parang yung mga nakita niya dun sa bars ng Siargao, either mga depressed or mga payabangan lang sila ng payabangan, gano'n, na parang mga isip batang lalaki, at saka mga insecure na babae, parang gano'n ang dating. Sino kasama niya? Siya na mag-isa? Parang ano eh, di ko alam kung may kasama siya, pero wala siyang binanggit sa pagkakaalala ko. Minsan kasi sa mga gano'ng lugar, may mga click, yan eh, yung mga grupo. Yun nga, feeling ko kasi gayto, yung pumunta siya doon, kasi sabi niya magse-celebrate daw siya ng something na tungkol sa buhay niya. May nangyari, gusto niya celebrate. Tapos ngayon, soul-searching. So pagdating doon, parang siguro she tried out the local scene kasi mga isang 11 days ata siya. Basta mga tagal ganun. Din, so matagal-tagal. So she was able to mingle with the local people there, sa yung mga local bars. Mga boatman, ganyan. Mga ganyan. Hindi ko alam sa boatman. Tutuhugin siya na. pero yun ang observation niya na parang tangina naman. Kumbaga parang nabababawan siya. Nag-eat, pray, love siya. Ganon. Hindi ko alam yung eat, pray, love. Hindi kaya dahil may hinahanap din siya. Yun nga. Baka one night stand. Baka kasi hindi naman sa one night stand since. Parang meron siyang hinahanap na hindi niya makita doon. Kumbaga in the sense ng, 'di ba, nag-soul searching nga siya. Eh paano mo hahanapin kung hindi naman 'yun yung nakikita mo, 'di ba? Or kung wari may template siya, nakanood siya ng pelikula, kung wari napanood yung pelikula na siya Siargao. Parang sa Siargao kasi ganito, tapos may expectation siya na dapat ganito. Ka. Actually ang mga nasabi niya doon is ang nakita niya, kumbaga puro party time yung mga tao doon na parang natural. Teka. Siya parang drugs, sex, ganun. And parang naano siya, parang na turn off siya. Pero feeling ko naman kasi sanay din siyang pumarty eh. Siguro nga lang kasi ang sabi ko doon, yun ang pinag-uusapan kasi doon. Ang sabi ko kasi ano na siya, siguro kaya siya naging ganyan is because medyo tumatanda na siya. Hindi na siya yung mga 22, 23. Nung mga ganong time, parang, shit, game. Correct. Diba? Tama naman. Tapos, pwede naman. So, pag habang tumatanda ka, parang medyo, when you see the younger kids na ganun, parang hindi ka na masyadong, hindi na masyadong game, no? Pero kailangan din niyang tanggapin na she was once like that. Kaya, diba? Pero, so, ang ano niya is siguro hindi naman niya sinasabi na tigilan niya yun. Tigilan niya yan. Pero kasi hoy, hindi niyo alam ng Matrix. Ganun kasi yung scene talaga dun eh. Kumbaga, do you expect? Kaya nga eh, ako nag-uwet ako sa kanya, pupunta kang LU, pupunta kang Siargao, anong gusto mo? Parang Laia, Batangas? Pumunta ka ng Laia, Batangas dun, peace and quiet. Shotgunin mo dun, puro mga pamilya. Gusto mong pamilya, makikita mo, nagagay mo yung asawa nung may asawa, putang ina ka. Hindi.
pero yung sa Laia kasi, sa Siargao, mga ganyan. Kaya nga. Diba? Even LU. I don't, di ko alam. Pero, kumbaga pag pumunta kasi dun, everyone is on vacation mode. Tama. Oh, so, diba? anong i-expect mo? Diba? Tama. I'm here to have a good time. Di naman ako pumunta dito para tumira. Mm. Oo. Oh. Kung gusto... parang may nasa, sabi siya na ano eh. Parang she might consider na magstay doon later on. Mm. Pero nung nakita niya 'yon, parang ayoko na pala dito. Mamimili ka, may mga ganung kasing lugar talaga. Oo. For example, ayun nga, yung mga lugar na ganun, siguro may mga town din sa Siargao na very peaceful. Oh, mm. Pero hindi dun sa may pinaka main. Yung proper. Siguro yung napuntahan niya talaga, puro party. Kung gusto mo na ng parte ng Siargao. Peaceful coffee. Pumunta ka ng Cafe Ibarra, huwag sa El Union. Yung, okay? Ano natin, huwag kayo sa El Union pumunta. Kasama ka na kami. Puro hype beast dyan sa El Union Coffee. Wala namang alam sa kape yung mga putang yun nag-coffee dyan. Makaloke, mahal-mahal ng presyo. Mag-Starbucks! Starbucks! Magtayo ka na dyan sa La Union. Siargao tayo, pre. Sorry. Hindi ba wala ko na Siargao kasi? Isang sinabi ko dun is, ano ba? Yun nga, sinabi ko, pagpupunta ka sa yung... Kung naghahanap ka ng isang tao na you're looking for somebody na might be the one. Oh, na yes, parang yes. Na to find someone na may maging intimate ka at magkaroon ng deeper connection. It's very rare that you'll find it in a club setting, in a Siargao setting. Tama. Kasi people go there. Mga insecure yan eh. Mga parang tangina, gusto kong maging ano, either magpabida ako or just wallow and or one night stand. Or people to notice me. Ano talaga yan? Ego trip yan. Ego trip yan talaga. And maybe you can find someone. Mm-hmm. Maybe you can find someone. Pero don't expect that someone to be on that same level na as gusto you. Mo. Oh, as you. Kung gusto mag-settle down, tapos siya mag-fuck pa siya ulit. It's possible that you can find someone, pero it's very rare. Napaka-konti lang nun. Sobrang rare nun. Most likely, 99.9% na mamimit mo dyan would be there to... Have a good time. Hindi ako nagka-club eh, pero doon sa mga gigs, yun ang mas eksena ko yan eh. Mm. I've met a lot of great people, fun friends, ganyan. Mm. Pero... yung hanggang doon lang. Hanggang parang fan friends. Kumbaga masaya. Kumbaga you respect them as fellow artists. And kumbaga, magaling sila. At saka, minsan makakabatean mo sa Facebook. Diba? Oy, ganyan. Mm. Magla-like kayo ng mga pictures ng isa't isa. Pero yung makita mo na parang maging asawa mo. Oy, Joe. Saka ano talagang lahat dyan sa mga ganyang gimmickan sa Siargao, on the prowl yan eh. Magkatitigan lang kayo ng lalaki niyan, lalapitan ka na niyan eh. Hey, what's up? Are you a regular here? On the mood talaga. Can I buy you a drink? Mm. Oh. 'Di ba? May ganun eh. So, it's siguro yun lang ang punto ko. No. Oh, hindi. Actually, it comes with age, tama ka. No. Kasi nung napansin ko dati, tambay kami sa ano, meron kaming iniinuman lagi. Oh. Almost every night nandun kami. Siguro mga 25 to 27. Mm. Lagi kaming nandun. Laging nandun. Oh. So, mga 4 times a week kaming nandun. So, pag later on, eventually, may mga pumapasok na ng mga mas bata sa amin eh. Mm. Parang, hanggang sa dumadami na sila. Mm. Diba? Tapos ikaw parang, nakawalan ka na rin ng interes. Oh. Tapos ngayon, may nauso yung beer pong. Inabot ko yun. Beer pong, usong-usong yun. Diba? Tapos tubig lang yung panghugas mo sa kanyan, no? Kahit na may taing sapatos na nakaapa. Tapos, hindi ko masakyan. Nakokornihan ako. Kasi yung ginawa nila, yung bilyaran, tinakpan nila para gawing beer pong. Yung iba. Kasi nalaos na yung bilyar, beer pong na diba? Ako, mas gusto ko mag-bilyar, diba? So, tangina naman, bakit ginawang ganyan yung bilyaran, diba? So, bad trip ako sa beer pong nun. At saka parang, hindi ko mag-gets yung thrill. Diba? Hindi ko mag-gets yung thrill talaga. Anong masaya dyan? Diba? Parang ganun. Mm. Pero na-try mo mag-beer pong? Hindi. Mga dalawang beses lang. Ako nag-enjoy ako. Masaya mag-beer pong. Well, I'm sure. Lalo na I'm sure it would... pag-chicks yung kalaban mo.
kahit ano, kung competitive ka eh. Oh. Talagang laban ka. Huwag lang si Aura ang kalaban namin. Pag-uubarin kami ng mga hype na yan. Inomobad. 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 Bugbogo. Bugbogo na lang tayo Aura. Huwag. Huwag. Ngayon mo si, ano, si Aura. Hayaan mo si Rapitol po kayo. Hayaan mo na. Bugbugan na lang. Anyway, itong ano ba ba? Ano pa bang... Hindi, yun. Yung sa age din. Kasi ako, mahilig ako minam before eh. Mm. Whiskey. Pero siguro by 20, 25 ako. Below 25. Talagang weekly minam kami. Mm. Weekly. Darang Sabado or Linggo. Kasama yan eh. Kasama talaga sa routine. Pero ngayon... Sobrang less na talaga. Mm. Paunti ng paunti, di ba? Paunti ng paunti. Pero pag iinom ako, sobrang, pag may nasa mood ako, all out. Inom talaga ng gantodo. Pero saka parang may urge ka lagi, no? Parang kailangan may hawak ako. Actually, totoo, no? Diba? Oo, ngayon kasi parang ano na, parang hindi ko na siya nakikitang masaya eh. Oo. Sa ngayon, ha? Sa ngayon. Nawala na ako dun sa alcohol, ano eh, beverage ng ano. At isa pa, ano eh, yung mga dating kasama mo, unti-unti mawawala sa buhay mo eh. Umuwal, may liit ang circle mo, no? Hindi naman sa mawawala sa buhay mo. Kumbaga parang hindi mo na... Di mo either, samahan? Hindi. Kumbaga hindi naman sa... Kaibigan mo pa rin sila, pero let's say, nag-resign na, nasa ibang opisina na. Diba? Mm. So hindi na kayo magka-schedule. Mm. Di ba? Iba na yung kasama mo. O kaya, nawalan ka ng... Bawa, tatlo tayo. Oh. Tapos wala na si Lodwrick. Di ba? Nasa ibang ano na. Nang ibang bansa. Oh, so may iba yung dynamic na pag dalawa na lang kayo. Oh. Hindi mo pwedeng palitan basta-basta yun. Diba? Saka notice mo pag tumatanda ka, parang gusto mo maliit na lang yung kasama circle mo. Eh. Oh. Parang at least apat, tatlo kayo. Ganun. Oh. Diba? Totoo, totoo. Kasi yun na lang yung kasama mo. Yun na lang kasama mong uminom kasi mas may tiwala ka pag nanasing ka, parang at least naiintindihan ka nila. Kasi minsan ang hirap makipag-inuman sa mga bago mong kasama eh. Kasi kung may mga nakilala ka sa club or somewhere, parang kasama mo siya. Ang hirap ipilit na parang, tangina, papakinggan ko. Alam mo yun? Oo. Hindi mo kasi siya fully kilala rin. Yeah. Hirap mag-all out sa ganun. Alam mo yun? Tsaka pag, lalo na kung mas bata yung ano, mga bagong dating, di ba? Parang, kumbaga parang tapos na ako dyan eh. Yung ayay ko, uminom. Lord, so inom tayo. Tapos parang ikaw, saka na na. Yung kinukwento mo last time, di ba? Oh, hindi naman sa dahil ayaw mo. Alam mo, kasi alam mo na mangyayari eh. Parang malalasing tayo. Tapos pwede ko naman gawin yun kasama. Kumari, kasama ka. Parang bakit ko pa kailangan gawin sa inyo? Alam mo, parang pwede ako mamili. Dati kasi pag nung bata ka, parang no choice. Kasi nung pwedeng uminom, parang sige, game. Tara, inom tayo. Ngayon parang, pwede ko nang piliin yung mga gustong kainuman eh. Mm. At lugar na gustong pag-inuman. Kasi minsan kahit nasa labas ka lang. Pili talaga yung lugar no? Ngayon gusto mo comfortable ka, tapos alam mong pag... Kasi natin pilitan eh. Hassle umuwi. Hassle umuwi. Kasi di ka mapauwi. Okay, ako ikaw ang host, hassle magligpit. Yeah. Tama. Oh. Eventually, dati kasi meron kaming bar na pinupuntahan sa pangalan nun? Cable car sa Makati. Cable car, alam ko yan. Beer pong din dyan. Wala pang beer pong. So, hindi kasi yata alam ko ng branch. Cable car. So, cable car, di ba? Masarap yung pizza doon, naaalala ko. Anyway, yung doon kami, tapos, yun nga, nagkaroon ng beer pong era. Dati kasi, nagbibilyar lang kami doon, no? Kaya magkakaroke. Tapos, mag-aabang lang kami ng mga chicks, ng mga galik sa kung anong opisina. Alala ko tuloy. Tapos sila, talang, nilalapitan mo. Ganun, nilalapitan nyo. Minsan sila yung lumalapit. Wow. Ito pa okay yung ganun, yung nilalapitan mo. Oo, diba? Kasi ginagaribi ko sila. Garibi. Magaling akong umawit ng mga kanta ni Garibi. Ayun. Kasi may video ko ba doon? May video ko doon eh. 10:49. Yan ang ano, di na natuto. Sa karaoke. 10:49. Bakit nga ba ganyan? Pag meron ka talagang pyesa eh, hindi mo makakalimutan sa ano eh. Video okay. Yung tropa ko, kabisado, ano eh. Jopay. Kahit sa ano, kahit sa karaoke, yun ang pinipindot. Alam niya yung number, di ba? Alam niya yung number. Pero ano ah, yung, siyempre, yung iba may mga na-meet ka na, may mga nakaka-one night stand, pero may mga tropa na, ano eh, nandun lang, kasama ko sa
cable car buddy. Hanggang ngayon, diba? Oh, diba? Minsan, minsan magko-comment ako sa ano niya, oh, cable car buddy. Saka ayaw mong puntahan yung club pag matanda ka. Ayaw mong puntahan yung lugar na wala kang kilala. Oh. Yung gusto mo parang at least yung bartender kilala mo, diba? Oo nga pala. Meron ding palang, napanood recently na meron ding psychology about sa pag nasa ano kayo, nasa vacation or nasa club or something, kung anong setup, na mas mag, mas malaking chance na mag-attract kayo sa isa't isa. Ano, ano, ulit, ulit. Parang ano, para siyang psychology about yung may setup kayo na, parang vacation mode, parang ganun. Pag parehas kayong vacation mode, mas madali kayong mag-attract sa isa't isa. Oh, napanood ko recently, tapos, make sense eh, make sense. Kasi parehas kayong, sinasabi niya, parang parehas kasi kayong, ano na, may iba kayong character na nilalabas. Parang dahil naka-vacation mode kayo, relax lahat ng ano nyo. Wala kayong, hindi kayo parang, ano ngayon, parang may merong kang, hindi ka boss ngayon. Parehas lang kayong tao, tapos happy time lang. Tama, tama. Kumbaga parang ganun. So, ayan, yung may meron ding chance na magkaroon ng ganun. Kung, sa ano, sa Siargao, di ba? Parang ganun. Sa mga boss kasi or mga CEO, pag may sense of normalcy eh. Parang, ay, kinakausap niya ako na hindi ako ginagalang. Hindi mo na sa binabasos ha? Parang kinakausap niya ako parang tao. Hindi parang boss oo. Bitch o ano. Parang normal lang ako. Hindi ako parang anak ni Ayala. Hahanapin niya yung ganun. Tama. Ayan, ang kinuha niyang point doon is yung movie ng Titanic. So parehas kasi silang vacation mood daw. Si Jack sa si Rose. So paano daw na humaling si Rose na mayaman kay Jack na... Yung alam, pag nag-end yun, Lods, bumalik siya sa real world. Yun yung ano. Yun yung real deal. Yung real deal. Okay, sorry, hindi kita siya kilala. Paano nga ba? Paano ka ba papasok sa ano? So, saka na. So, ibig sabihin, kung nabuhay si Jack nun, pagdaong nila, hindi na siya papansin ni Rose. Most likely. Come to think about it, meron ako na-meet dyan sa poblasyon eh, sa Agimat to, yung may puno, yung may puno na bar. May na-meet ako doon, magandang chicks. Tapos ano, naalala ko noon, yung waitress pa yung lumapit sa akin kasi naghahanap daw yung babae na yun ng makikilala. Tapos ako yung napili niya. Tapos nagkausap kami. Tapos sabi niya yung cousin daw niya, yung chef. Yung chef nung resto bar. Tapos kunyato niya sa akin yung history ng ano, nung puno. But daw, yung puno, hindi siya, parang tinayo daw yung bar dun sa puno. Hindi daw yung puno yung nilagay doon. Parang, anong pakinam dito eh. Pero, alam mo, parang kailan pa tayo magkakatutan. Pero, alam mo, nag-ano ako, parang, hindi ko siya na-uwi. Kumbaga, nag-add lang kami sa Facebook, akala ko may second date. Tapos nakita ko na parang, ano pala siya, big time ng babae. So, parang feeling ko, nung time lang na yun, na nandun ako doon sa Agimat Bar, tapos kausap ko siya, doon lang yung chance ko sana na mag-jack. Ayan, oo. Pero paglabas namin noon, wala nang date. Kasi tangin na, chef ko nga yung ano na eh. Meron na kayong ano eh. Meron na kayong parehas na level eh. Tama. Di ba? Parang ganun. And kahit anong chat ko sa kanya, wala na. Parang ganito eh. Kung nasa ibang nasa ibang setup kayo ng lugar, hindi ka mapansinin. Hindi niya mapansinin. Tama. Yun. Siguro kung nakita kami sa island ulit, baka pwede. Oo. Pero kung nasa labas na, tapos okay, nakilala ko na to. So gets ko yun. So may window. May window na. No? Tapos yun nga, very vulnerable kayo. Tapos dahil yung parang, di ko alam kung endorphins yun or dopamine. Kasi parehas kayong, yung excitement. In the moment. At that moment, in the moment. Nangyayari yan. May mga ganun talaga. Actually, kahit sa ano eh. Tapos feeling mo may connection kayo kasi tumawa siya sa joke. Yung time na yun sa bar, nakaubo kami. Actually, pati yung ano, yung ginagawa niyo. For example, nag-ship kayo ng sale, di ba? For example, o kaya, basta may ginagawa ko yung something na sport or something else. Parang merong kasing ano doon, thrill. So parehas kayo natitrill tapos parang merong connection doon eh. Nagkakaroon kayo ng connection kaya parang mas madali kayong ano, mas
mas madali kang mabigani sa kanya. Meron kayong struggle together. Yun. Meron kayong struggle together. Ni Sophia, pag nag-gym kami, talagang, alam mo, yung struggle, tas parang mas napapatibay yung ano yung samahan namin doon. Kaso after, parang, pinahirapan mo ako, ba't tayo nag-leg day ng sobrang hardcore? After, habang parang nasa gym, doon yung ano, yung intimacy, yung working together, after, wala na, parang, ayaw ko na mag-gym. Pero yung ano, yung mga ganyan, minsan may mga co-workers ako na ano eh, o mga kakilala din, na parang, kala mo, may mga moments na ganyan, tapos, pag lumagpas na yun, wala na. Parang tropa na lang talaga. Tropa na lang tayo. May ganun. Diba? O ka co-worker, o ka klase, di ba? Na parang minsan na magkasama kayo sa project. Minsan, nag-lunch lang kayo, di ba? Tapos parang, there's something. May something eh. Ako may tropa tapos, ako, meron siyang resto bar. Nako, yung waitress niya. Hindi ba si Lodwrick? Hindi. Cafe siya, cafe. Ito, resto bar. Yung waitress niya, maganda eh. Girlfriend niya. Tapos parang awkward, di ba? Kasi girlfriend mo yung waitress. Yung sa yung tropa ko nga, yung kuya niya, meron siyang masahista. Sinota niya. Nagpa-chipa siya sa masahista pero, niya. Pero, pwede naman talaga magkaroon ng true love noon. Kung talagang paninindigan mo. Pero, yung example ko dun sa Agimat Bar, after noon, nakadepende yun sa tao kung sino ba talaga siya. Di ba? Parang yung babae na yun, pag labas siya sa bar, hindi. I'm this someone. Hindi ako pwede ma-affiliate sa comedian bum na yan. Kasi tayo wala pa ang word nun eh. Good point. Ganda nun. So, ganun. Oo. Anyway. Ano pang pag-uusapan na? May gusto ko mabang iyan doon? Okay na yun. Next 36 pa lang. At dami natin napuntahan. 36 minutes pa lang tayo. Teka, maghanap tayo. Manood tayo ng mga hayop. Gusto niya bang manood ng mga hayop? Manood tayo. Hayop naman. Ito, mga... tawag dito? Nature is metal na Instagram. Ay, grabe. Tingnan natin ng mga, kung anong mapapanood natin dito. Ay, mga elephants. Bakit ganyan? Teka, dito natin. Mali. Hindi ganyan ang gusto ko. Ah, sa reels na lang. Sa reels, para video. Yan. Bakit ganyan? I-maximize mo kaya. Ah, wala. Pero okay na yan, nag-aaway ng dalawang elephants? Teka. May polar bear, oh. Dapat siguro... Ganito? Eh? Tag yan, eh. Oo nga, no. Ah, hindi. Ano yun na lang natin? Lead natin. Okay, ito. Ano mong ginagawa? Ayan. Parang ganun din eh. Ganun din. Kita naman eh. So, dalawang elephants nag-aaway. Teka. Eh, medyo na-OOC ako. Teka. Medyo ayusin natin ang konti. Alam mo naman ako, ma-arte ako sa mga ganyan. Ay, yan, lalo nung pinaliit. Lalong lumiit. Yan, okay na yan. Okay. Grabe, mga elephants ganyan mag-aaway. Video has no sound. Grabe nang... Gusto mo makita yung polar bear. Sige. Lipat natin. Hindi masyadong interesting yan. Ano yan? Hindi rin masyadong interesting. Polar bear. Ah! Ibon! Okay. Ano ba yung ano na yan? Anong IG yan? Anong... Nature is metal. Yung mga... polar bear. Mga ano yan? Mga nag-aaway na hayop na minsan may kinakain. Tapos minsan magugulat ka eh. Yung mga tamang... ibon na lumulunok ng kapwa ibon. May napapanood ako sa TikTok yung nasa Florida something. Florida Keys? Na parang di ko alam kung ano yun. Kung, grabe yung mga lumalabas na ano sa kanya, yung mga animal. Nasa harapan niya, kunyari mga anaconda, mga ganun talaga. Tapos nasa harapan lang niya, tapos parang pinaglalaroan lang niya. Talaga? Hindi siya kinakagat? Parang sleeper wind siya. May mga American alligator pa nga. Parang napalag ko yun, yung parang medyo machabi na lalaki. Hindi. Hindi siya chubby. Pero ano lang siya, parang POV, parang first person view. Sige, natin actually, marami-raming gumagawa nun eh. Merong isang... Hanapin ko. Merong isang tawag dito, parang
wildlife reserve siya. Parang mga nagre-rescue sila ng mga reptiles. So may, madami siyang mga ahas, mga iguana, mga ganyan. May napanood kami ng ano eh, pelikula ni Sofia kahapon, yung Beast, si Idris Elba, yung lion, yung rogue lion, kasi pinatay yung pride niya. So ang ginawa niya, pinatay niya yung buong village. Sa Africa yung setting eh. Kinain niya yung mga buong village. Just ano, nag-iisip siya kung paano maluri pa yung mga tao para patayin niya. Mm-hmm. Kumbaga sa Diyos, parang siya yung lion version. Ay, ito, yan, oh, deer, parang ano, pinagtatanggol niya yung anak niya sa ano, sa fox. Kaso parang napatay din yung fox yung ano eh. Ito bro. So, ano, Florida Everglades, yung pinupuntahan niya. Mm. Yung TikTok na, fishing garret. Fishing garret? Yeah. Kulit niyan, ang kulit niyan. Nakakaaliw din panoorin eh. Grabe kasi yung mga inuuri din niya. Fishing garret. Yan. Yan. Oh, 5.8 million ah. Ay, nag-POV. Ayun, mga ganyan, no? Ayun, check natin yung snake. Okay. Yan. Yan, dapat ganyan yung ano eh, sa Instagram. Visit na. Grabe. Grabe yung ano, yo. Ano? Ayun, no? Oh. Ah, may aso siya. Parang aspin yung aso niya. Ayun, no? Ginaganyan na lang niya. Binubup niya eh. Lahat inaano niya. Ganyan lang gagawin niya. Oo, pinapakita niya yung mga ano. Kasi yung iba dyan, talagang poisonous talaga. Grabe, eh. Kakainin ka talaga eh. Oh, risk taker siya. Ayan, sloth? Wow. Oh, sloth yan. Ibig sabihin, nasa South America siya. Florida Everglades. Florida, so, Florida. Bakit may sloth? Ayun, baka, ano, sure. Meron siyang wildlife. Ito bulate, pre. Bulate to. Itong ano to. Hindi, ahas yan, no? Tinamo. Hindi, yung kanina. Mamaya. After niyan, bulate. Yan, bulate yan. Mm-hmm. Grabe. Earthworm. Pinakita pa niya sa kamay. Lagay niya. So, kinuli niya. Ay, butang ina. Ano, ginaganyan niya, bro. Ano, pero hindi venomous siguro to. Yan, parang ano eh, parang glass snake ata. Oy, snail oh. Snail. Oh, wow, laking snail. Ano ba kung nang Tagalog sa snail? Oy, frog. Ano? Bayuko. Bayuko pala. Oy, snake oh. Pero kahit na, di ba? Alam niya yung species. Oy, bato. Lahat yan. Mayroon din siyang narrate na, nagnanarrate din siya dyan eh. Uy, ano siya? Ano? May mga crocodile din dyan. Ito, anaconda yun. Mukhang green na anaconda yun. Grabe siya ha. Ganyan kalapit, no? Lipat pa tayo. Ayan, oh. Oh, yan yung ano pag tawag dyan? Nalimutan ko ang tawag sa ano na yan. Parang siyang eagle? Hindi naman. Hindi. Ano tignan mo? Parang owl siya. Uy, alligator yan, no? Alligator. Oh. Ayan, oh. Oh, fucked up. Grabe, gabi. Tapos makakita ka ng ganyan, di ba? Tatakbo ko dyan, buwisit. Maganda yan pag may ano, narration niya. Angas kasi. Sige nga, ano yung mga... Pwede ba yan? Sounds. He's chilling on the bottom. I think he's sleeping. I jumped out in front of traffic to save this Brooks King snake. I'm really tempted to keep him as a pet, but he's a native species and it's really important that they stay in the ecosystem. Hey, Mr. Swamp Puppy. Swamp Puppy. Look at this big boy. What a distinguished gentleman. Well, distinguished. Well. Yoink. Uy, pero yung ano, yung pagpunta ko dun sa yung sa Puerto Princesa, yung alligator farm nila. Hmm. Pag nakita ka ng buhaya talaga, kasi may ano eh, parang pool na punong-puno ng buhaya. Ang surreal eh. Surreal diba, talaga. Nakakita ko na ganun sa Thailand eh. Yung parang crocodile farm din nila. Ganun din. Ang dami nila eh. Para sa mga dinosaurs. Ano, ang may na-imagine mo, mahulog ka kaya dito. Kaya no? Nga, pero hindi siya threatening kasi nakatigil lang sila, di ba? Nakatigil lang sila eh. Oh, tapos nag-ano kami, nag-kayak. Mga mangroves kasi yun eh. Ano, merong buhaya din. Parang gumaano siya. Wild. Oh, wild. Pero mukha na siyang log, no? Sa water. Nandun lang siya sa may gilid, pero gumalaw siya ng konti, eh. Hindi ko, kasi pero, ano, pero hindi ko ma-imagine kung pumunta sa amin yun. Saan ako yung gagawin ko? Pero yung mga alligator sa crocodile, naka-standstill lang sila, di ba? Minsan nakabuka lang sila yung ganun. Tapos parang bilang automatic pag may prey, pa. Hindi ba sila, ano, umatake sa water? Hindi ko alam. Parang bihira. Parang ano, kinoconserve yata yung energy nila? Usually kasi, yung mga wildlife na yan, hindi naman sila, no, yun, kinoconserve na energy nila. Kasi kung alam naman nilang hindi nila kayang kainin, di ba? Unless i-provoke mo, di ba? Or unless monster or crocodile talaga yun. Or stealth mode sila, tapos gugulatin lang nila yung prey nila ng pang. Pati ahas, meron. Kasi nung... may mga mangroves na ano, may mataas yung ano.
So parang may canopy na overhanging sa ano sa tawag dun sa ilog. May mga ahas no, nagsasakwan, may ahas, wild na mangroves. Diba? So pero ang ano, at tapos sa matitin, may kasama pa ang mga bata. Pinakain ba kayo ng bulate doon sa mangroves? Yung, nakakuha sa tamilok? May, yung tamilok. Oh, pinakain kayo, hindi? Oh, nakakain ako doon. Ang lasa? Amusta? Parang ano, parang... Talaba? Parang tahong. Ah, talaba. Hindi yung tahong eh. Yung, pero buhay yun, di ba? Oo. Oh. Worm, hindi buhay eh. Na worm. Ginawa nilang ano eh. Parang niready niya na eh. Ay, hindi niya yung kinuha sa root tas sa yung sukas kakainin mo. Parang ang ginawa niya, parang, kasi tinatanggal yung beak nun eh. Nakakilaw na, gano'n. Oo, so, parang gano'n. Kinilaw na. Sabi ko, bakit ganyan? Akala ko yung buhay. Ayos na eh. Ba't sa mga, ano, mga... Kinukuha talaga, no? TV shows, diba? Oh, TV shows. Pag TV lang pala yun. Oo nga eh. Disappointed nga ako na ano. Gusto kong so, ma-experience. So parang scam lang pala yung sa TV show na kinakuha sa root. O ito, kainin mo. Hindi, totoo naman talaga na ganun. Pero ba sa'yo hindi nangyari? Kasi ang nangyari, galing kami sabi, Brad, kasi alam ko na yung tamilok, kumakain ng ano yun, ng, makukuha yun doon sa mangroves. Oo. Kumbaga, doon sila nakatira. Kumbaga, mangrove yung kinakain nila. So, sabi ko, di ba may mga tamilok dito? Sabi ko, oo, meron. Sabi ko, gusto mo kukuhaan ng kita eh, mamaya. Di ikaw parang yes. Oo, sabi, yes. Sige. Fresh. Oo, tapos ina-expect ko, pag gano'n niya, may naka tatlong piraso, no, gano'n. Oh. And then, nakalagay na sa ano eh, sa bowl eh. Oh, nakalagay na sa bowl. So, kira to nung unang grupo. tapos hindi na siya mukhang tamilok. Basta para lang siyang ano. Talaba, ganyan. Talaba. O, tahong. O, parang jelly nga itsura eh. Kasi wala na yung balat eh. Ano kaya tahong talaga yun? Ginupit-kupit lang nila. Ayan, tamilok. Oo nga, no? Pwede ka na scam lang pala yun na buwisit. Pero hindi naman. Kasi marerecognize ko naman kung anong itsura lang. Pero ang ganda sana kung kinukuha nila sa harapan mo. Oo, no? Para alam mo. Pero legit. Ewan ko kung gano'ng karami yun. Pero mustig nun. Pero hindi ko alam kung ano eh. Kung endangered ba yun? Baka illegal kuha. Meron man nauso yung sea cucumber. Mm. Yung mukha siyang snail na walang shell. Mm. Yung basta malaking big old toad. Oh. Inaano sa Palawan din yun eh. Parang siniserve fresh. Mm. Parang hinihiwa sa harapan mo ng boatman. Oh. Tapos may suka lang tapos kakainin mo. Oh. Sea cucumber. Gabi. Ano sa atin eh, no? Kulit eh, no? Pero ibang buhay din yun, di ba? Parang maging ganyan ka. Sa atin, ano? Kasi wala tayong ano eh. Wala tayong mga... Wala tayong bears big, eh. Big fauna eh. Meron pa tayong bears sa Pilipinas? Huwag natin hanapin kaya. Pirano. Ay, grabe. Pirano. Ay, magpapakagat siya sa pirano. Siguro ang pinakadelikadong species na meron tayo sa Pilipinas, mga unggoy. Sa norte. Pampanga ba yun? No. Dude, yung mga monkeys, delikado yun. Wala akong tiwala eh. Oo. Akala kasi nila cute eh. Totoo ba yun sa Thailand yung parang merong mga wild monkeys dun? Oo. Sa India, meron siya yung scalp ng lalaki. Pinigilas siyang gano'n. Oh. Oh, shit. Fucked up. Merong ano eh, yung sa di ko alam kung sa India, yung... Sa Subic yun, di ba? Mga monkeys na nangingidnap ng bata. Nakita ko yung pinakita ni Joe. Oh. Yun, diba? Tayo pakita natin. Tapos pakita mo yung scalp pa. After yan yung scalp. Yung pinilas yung scalp. Monkey kidnap. Parang galing sa circus yata yung kidnap. Kid. Child. Grabe. Tapos naka-motor pa yata. Ito the motorcycle monkey. Kidnap na yung bata. Diba? Ayun no, hinatak niya yan eh. Oh! Diba? Ay, no, tignan mo kawawa yung bata. Grabe naman yun. Ano dude, gagawin niya dyan? Diba? Kung alam mo, saan yan? Buti nakatakbo yung India? Bata. India? Yeah. Parang India. Parang doon. Tapos meron pa siyang ano, ano yun? Motorcycle. Para siya, naka-motor kasi siya. Hindi yan, parang trained na yun. Yung una talaga, bro. Ayan, grabe. Sa Thailand, yung sinasabi mo. Nung pandemic, di ba nawala yung mga tao, hindi lumabas. Oh. Yan, tingin ko yan yun. Uh-huh. Biglang naglabasan yung walang mga unggoy. Walang nagpapakain. Hindi, oh. No. Tsaka nakita nila, walang tao. Walang tao. Eh. Oh. Sa bakit walang nangyayari? Ba't walang tao? Grabe, Planet of the Apes na yan. Pero sa Subic, may ganyan, di ba? May mga monkey, para nakakayat lang sila sa daan. Meron, alam ko.
Grabe yan, no? Tapos, meron pang isa, yung monkey kidnaps dog. Ayaw, oh, kawawa yung dog doon. Oh, kasi, inanyo niya, parang ginagawa niyang pet. Kidnap and raise feral dogs as pet. Uy, fucked up. Nasa pa yung ano? Tignan mo, yan? Monkey ka na may ano, na may, may alaga kang aso. O yan yun, teka, hanapin natin. Ito, ito, ito. Grabe, ano? Feral dog pa. Mga tuta yata yung ano eh. Paano niya kaya forward? Hindi ko na maalala kung paano niya dito. After niyan, bro, yung ano, monkey, yung ano, scalp. Oo. Oh. Yung Indian man. Ito, ito. Ano kayang ginawa niya? Paano kaya niya kinidnap? Ah, nakidnap na niya yan. Kasama na nila. Pero astig nga naman kung meron kang ano, kung meron kang kasamang aso, di ba? On race feral dog. Eh. Ayun, ano? Isip na yan. Tang ina niyan. Eh, aso. Tapos luluto niya lang yung aso. One of us, eh, no? Ayun, oo nga. I don't belong. Oh? Tapos titirayan siya ng mga unggoy, no? Oh, dito, ano? Bitch. Pero babae na. Oh, babae yata. Kaya titirayan siya ng mga unggoy. pero ang ano, ha? Yung ano, monkey rips off scalp. Rips scalp. Hanapin natin. Pero hindi kaya yan, ano? Peels hair of man. Okay. Yan, yan, yan. Tatatayin mo na yan. Di ba mataas ang IQ ng mga? Tignan mo, ha? Tama, IQ. I-zoom in mo yan. Akala niya kasi magmamakaawa tong monkey na to eh. Sana siyang kampante. Oh! Tignan mo, slow motion na. Ganun kalakas sa mga monkeys, dude. Bro! Eh, tignan mo, huh? Tignan mo, tignan mo, tignan mo. Actually, parang makapangalang yan eh, di ba? Ay, no. Ah, oh, shit. Oh, ang sakit nun. What, parang ang na, ano niya, na biktima ng apokalipto. Kaya nga. Diba? Diba yung ganyan ginagawa na sa, ano, sa mga Mayans? Ang lakas eh. Mga Aztec. Sculpting. Akala niya siya, oh. Ah! Akala mo saging lang yung sculpt niya, eh, no? Oy, pero ano, ha? Pero at least may ibabalik pa yun. Hindi naman pala nahila pa. Pero ang hapdi nun, bro. Ang ano kasi, ang yung mga primates kasi. Ay, nakita ba yung fascia ba yun? Yung sa... Nakita mo yung shinare din dati ni Joe Rogan yun eh. Yung tawag dito. Yung chimp. Na ang kwento nun is yung lalaki, meron siyang ni-raise na chimp. Tapos eventually, ni-let go niya. Dinala niya sa isang shelter. Mm. So ano, pero hindi pa siya fully grown. Basta siguro mga after mga 3 years, binigay niya. So, tapos, every year, dinadalaw niya yon hanggang sa naging fully grown na. Mm. Ngayon, one time, pumunta siya, birthday ata nung chimp. Oh. Pinuntahan niya, may dala siyang cake. So, binigay niya yung cake. Mm. E puta, nakita nung ibang mga chimp na nandun. Na may cake na may siya. Cake. Oh. May cake siya? Ba't kami walang cake? Uh-huh. Mm. Nagalit daw, nagalit yung mga ano, nagwawala yung mga monkeys hanggang sa eventually nakatakas. Mm. They found a way para makalabas. Tapos inatake nila yung lalaki na yun. Dahil nagselos lang siya. Oh, nagselos na. Sila na ano na hindi wala silang cake. Meron din ganun na chimp, ha? Pinatay niya yung owner niya. Teka. Ang ginawa niya dun sa lalaki, tinanggalan ng ilong, tinanggalan ng tenga, tinanggalan ng titi. Same ganun. Same din yung ginawa. Ganun legit ba ang ano? Kwento? Oo. Oh. Yung ano, yung babae, nagselos yung chimp, parang pinatay siya. Oy, yun naman, ano, babae siya, hindi niya, kumbaga, dala-dala niya lang yun, lagi. Tapos may guest siya, oh, di ba, yung night na yun. Tapos nagselos yung chimp. Ganun din ginawa sa kanya, parang sinira yung mukha niya. Oo, sinira yung kinain siya. Para sila may rage, ano? Oo, may rage sila. At saka hindi mo maano. Sa kamay-kamay sila, tangin kompleto yung kamay nila. Daliri nila, di ba? Bukod doon, napakalakas nila. So, ang sinasabi kasi nung mga nagsasabi niyan is mga 5 times stronger daw ang isang regular chimp kaysa human. Sa tao. Mm. Oh. Yung nga lang aso, bro, na maliit eh. Try mong ano, hawakan. Oh. Makakawala sa iyo. Yung eh. Si Biggs. Si Biggs lang. Pag pumiglas-miglas yun. Wala ano yun. Tapos kagating ka niya. Ang isang interesting na naisip ko dyan is ano eh. Di ba yung mga gorilla, yung mga chimp. Diba? Oh. Ang lakas nila eh, di ba? Mm. Tapos yung ang rip ng mga katawan nila. Kangaroo, di ba? Pero
hindi sila nag-weights. Oo nga. Eh, paano kung i-train mo yung mga yan na mag-gym sila, di ba? Yung ano bang aso yun? Yung bully ba yun? Yung kay Pitbull? John Wick? Yung kay John Wick? Bigil din yun ah. Hindi yung isa, yung, di ba namatay yun? Yung nagkaroon siya ng bagong aso dun eh. Bully yata. Bully. Oh. Di ba parang ang muscular ng likod nila? Oo. Oh. Imagine mo yung gorilla na nagwe-weights. Oh. Ang tawag dun? Clean, power clean, ganyan. And then, ano yung tawag dun sa ano? Overhead press? Hindi. Sa, putang ina. Deadlift? Yung pag nagbubuhat-buhat ka, ano tawag dun? Olympic weightlifting? Pero hindi kaya dahil ano, dahil sa environment din nila, kaya ganun din kalaki yung katawan nila. Kasi lagi silang umaakyat sa puno, di ba? Kaya malalaki talaga yung mga braso nila. Pero yung mga kangaroo, ba't kaya ganun sila ka, no? Masculine doon. Masculine doon, muscular din, no? Kamukha niya si Nate Diaz. Oh. Mga kangaroo. Puta, hindi ko maalala kung anong tawag doon. Oo. Pero hindi, anong take nyo kay Harambe? Kasi si Harambe, ano yun eh? Yung gorilla? Oo, yung gorilla na nagsagip ng bata. Sinagip niya eh. Actually, sinagip niya ba? Basta yung bata kasi nahulog dun sa enclosure. Tapos, sa zoo siya. Oo. Nasa zoo siya, nandun si Harambe sa zoo. Ginanggol nun ni Harambe? Tapos, ang nangyari, may isang nanay na pinabayaan yung anak niya. Nalaglag. Nalaglag dun sa enclosure ng gorilla. Tapos ngayon itong Harambe pinuntahan. Hindi naman. Parang ang inaano eh. Pinasagip niya parang anak, parang ganun. Pero hindi mo alam kasi kung anong gagawin noon. Kaya nga hayop. Hindi mo kasi alam kung gagawin noon. Tapos sinahawak-hawakan, malay mo after biglang sapakin 'yon, kakatin, 'di ba? Bigat pa naman ng kamay noon. So ang ginawa ng mga otoridad ay binaril si Harambe. Pinatayan niya si Harambe, 'di ba? Hindi tama ako ah. Hindi mo alam eh. Hindi mo alam yung isip ko yung tao nga eh. Hindi mo ma-predict yung next movie. How much more ito? Pero hindi kaya ano lang tranquil mo lang. Sa bagay. Baka walang available that time, nagpanic sila. Yun nga, kaya nga naging controversial yun. Baka kasi parang sila. Hindi mo alam kung mga pwedeng gawin sana for Harambe. Diba? Kung anong nangyari. So, naging meme yung si Harambe. Killing of Harambe. Ano bang nangyari? May 2016. 2016 pa pala yan. Tagal na. Ayan o, yan yung bata na ano. Ang hirap kasi dyan, ang tricky niyang ano na yan eh, scenario na yan eh. Ako, kung ako may baril ako, baka binaril ko rin yung si Harambe. No. Kasi hindi mo... Nag-grind pa yung tit mo habang ano eh. Babaralin mo talaga yan. Ito, death. On May 28, 2016, a three-year-old boy visiting the Cincinnati Zoo fell into the moat at the Gorilla World Habitat. Witnesses said that they heard the child say he wanted to go into the gorilla enclosure. Bulit palang bata to eh. The boy then climbed a 3-foot-tall fence, crawled through 4 feet of bushes, and then fell 15 feet into a moat of shallow water. Zoo officials immediately signaled for the 3 gorillas in the habitat to return inside, and 2 females did so. However, the third gorilla, the inquisitive 440-pound, na equivalent to 200 kg, male silverback Harambe, climbed down into the moat to investigate the child splashing in the water. Over the next 10 minutes, Harambe became increasingly agitated and disoriented by the screams of onlookers. He carried the child through the water, occasionally propping him up when he sat or pushing him down when he stood. Harambe exhibited strutting behavior, walking around with legs and arms stiffly extended to appear bigger. A bluffing move, though one with inherent danger should... He threw or dragged the boy around too roughly. Harambe then carried the boy up a ladder out of the moat onto dry land. Afraid for the boy's welfare, zoo officials made the decision to kill Harambe, doing so with a single rifle shot. Cincinnati firefighters said the boy was between Harambe's legs when the shot was fired.
Mahirap. One day after your 17th birthday. Kaya ano eh, madaming nag... Siyempre hati yung ano dyan, mm-hmm. yung mga tao. Oh, ano, nga. Yung iba, sinisisi yung magulang, sinisisi yung bata, sinisisi yung mga bumarin. Oh. Diba? Diba, mahirap eh. Parang yung ano, sa Pinas, merong rabid askal na pumunta sun sa bahay, tas kinagat yung bata. Nakita mo ba yun? Hindi eh. Tignan mo, Ah, teka. After yan, sige. After yan. Hindi. Mahanap pa ba natin yun sa Pilipinas? Mahanap yan. Aso. Pinatay yung bata. Wag na. Hindi, gusto mo. Kasi ano eh. Where do you cross the line dun sa animal? Anong nangyari? Eh di, napatay yung bata. Iniwan kasi nila yung bata dun sa ano. Eh yung askal, panag-hunt siya ng food eh. Tapos nakita niya yung baby. May video yung kinakagat yung bata? Hindi, pumasok siya sa kwarto kung nasan yung bata, tapos loba siya. Aso, pinatay yung bata. Pinatay yung bata. Straightforward, ano? Ang baby. Ang baby. Bata, yan. Yan. 7 anyos na bata, patay matapos pa ulit-ulit ibalibag ng sariling? Hindi, iba yan. Alam mo ba itsura nun? Kapuso. Sa thumbnail pa lang. Ba't wala dun? Ay, hindi. Di kasi aso eh. A-O-O. Ah, okay. Yan. Ito. Yan. Tingnan mo yan. Buisit na aso na yan. Gigil na gigil ako dyan. Darin mo! Teka. Pakinggan mo yung... ...kan ng bagoong. Huh? Tayo naman ang isang sanggol sa Zamboanga del Norte matapos masakmal ng aso. Saksi si Russell Simorio ng GMA Regional... Ano yung bagoong sasabi niya? Busap ka, Arn! Hindi pa yan marunong mag-edit? Ayun, bro. Sa kuha ng CCTV na ito sa gasolinahan sa President Manuel A. Rojas, Zamboanga del Norte, makikita ang pagpasok ng isang aso sa barracks. Maya-maya pa, mabilis na tumakbong papasok din ang mag-asawang trabahador ng gasolinahan. Di nagtagal, lumabas ang lalaki, bitbit ang aso at ibinalibag ito sa sahig. Kinagat pala ng aso ang ulo ng 3 buwang gulang na sanggol. Oh, dude, sabi sa'yo. Natutulog sa barracks. Naisugod pa ang sanggol sa ospital, pero kalaunay namatay. Kanang iroga ni mismo, nilapay pa rin sila. So, di ba hindi mo alam eh, kung paano may cross yung line dun sa pagiging animal lover mo, kung may killer instinct ng mga animals na to eh. Well, ito yan. Kung airpot ka, tapos ganun ang nangyari sa... Walang mga iba talaga. Tama. Kahit siguro sino. Di ba? Defense mechanism na yun. Kahit siguro si ano ka pa. Sino pangalan nun? Si yung sa gorilla Hachiko? Na babae? Hindi. Si Hachiko? Si... si Jane na... Antay ka ng train. Hindi. Chat ka rin mo. Hachiko! Antay ka ng train, ha? Antay ka ng train. Wala. Sino yun? Nalimutan ko eh. Jane. Basta yung gorilla lady. Sino ba yun? Si Jane na... Binaril mo si Hachiko eh. Buwisit kang aso ka. Nakain ka naghahapon dyan. Anyway, basta. Pero yung nga, di ba? Parang yung sense of urgency doon kay Harambe. Kasi kailangan eh. Hindi mo alam pwedeng gawin sa bata. Oo. Pero iba naman kasi to. Ito biglaan eh. Ito, dumadaan lang siya. Tignan mo, dumadaan lang siya. Ano kaya naisip na itong hayop na asong to, no? Ano kaya naisip? Ang fucked up, ano? Grabe. Sana yung walang cut, para nakita mo paano batuhin nung ano. Parang ano eh. Wag na. Okay na yan. Okay na yan. Basta ganun. Grabe itong asong to. Hindi, ano bang ano? Yung sa akin kasi ang take ko rin kay Harambe. Oh. Kasi na-explain yung very ano sila, feral sila talaga. Talagang magwawala. Silverback eh. Tsama ano talaga sila, pamarriage, no? Mm. Pero si Harambe, meron siyang instinct na ano rin, no? Parang nurturing instinct din. Mm. Kung titignan mo na in a light way. Oh. Hindi mo pa naman alam kasi kung ano actions niya. Oh. So, ano kaya ang capacity ng mga gorilla or apes? Pagdating sa pag-iisip, mga ganun. O yung nga eh. Kasi di ba sabi nila nang ganaro tayo diyan, nang galing daw tayo sa mga evolution of man ni Charles Darwin. Di ba? So ano kaya ang nila? Ang sabi nung mga scientist, ang gorilla daw at saka or at least yung mga chimps. Primate. Ano? Ang excuse me.
ang mental capacity daw nila is about the same as a 3-year-old human. Mm. 3-year-old. So, sobrang baba. So, pwede mo siyang turuan ng sign language. Kung anong kayang gawin ng 3-year-old, mm-hmm, usually, kaya niyang gawin. Oh. Kaya niyang matutunan. Siguro hanggang 4, baka nga hanggang 5 years old pwede. Mm. Kung medyo special yung ano, yung gorilla o yung primate na yun. Oh. Mm. So, it's anyway, ano siya? Mahirap siyang i-ano eh. No? Mahirap talaga eh. Hindi mo talaga kahit, alam ang next action niya eh. Kasi kahit i-tranquilize mo si Harambe, ilang minuto pa rin ano yun eh. Mm. Bago tumalab yun eh. Mm. Alam mong pag tinamang talog agad eh. Baka masakal na niya yung bata. Oo. Kasi. At saka, pag doon pa lang sa, di ba, magugulat yun, di ba? Mm. So, magwala siya, di ba? Mm-hmm. So, mas delikado rin. Ang ano doon is, wag mong pabayaan may makapasok na bata. Oh. Talaga, yun talaga yun. Kahit nga yung pet mo lang sa bahay eh, pag may bata, wala ka rin assurance na hindi mo siya, hindi ka agad yan eh. Oo. Hindi ka, kaagat yan eh. Oo. Like yung beagle ni Jemmy, said, gusto kong kagatin siguro na, ito na naman tong hype na to. Pag nakikita ka eh, no? Gusto ko talaga agatin. Hindi mo alam eh. Pwede kayo ito yung aso, tumalakad-lakad lang sa gasoline station bilang kumagat pa rin ng bata. Oo. Okay. Eh, tapusin natin. Pero bago tayo tapusin, naalala ko lang bila. Yung isang aso kasi, yung si Boy Boy, yung white na nangangagat. Yan, yeah, no. Hindi ko pinapakita sa akin. Anyway, basta yun, ano siya? Takot siya sa kulog. Mm. Sa kulog tsaka kidlat. Lalo na pag yung malapit, yung talagang malakas na kidlat. Na, parang ganito. Teka, nasan ba yun? Ay! Dati, lalo na nung bata yun, hindi yun ano eh, hindi yun nagpapahawak eh, hindi yun papayakap yun. Pag kumikidlat, siya pa yung susuksok sa'yo. Ah, magkatago siya. Tapos mga nanginginig. Malambing, ha? Nanginginig siya, nanginginig. So minsan, parang hahaplos-haplosin mo, huwag ka matakot, ganyan-ganyan. So naiisip ko, ano kayang naiisip niya? Diba? Kung ano kaya yung nai-imagine niya kung ano yung kidlat. Oh. Diba? Kung ano yung kulog. Diba? Ano? Kasi may dahilan kung bakit ka natatakot. Alam niya yung fear eh, no? No? Diba? So, ano kayo naiisip niya? Meron bang monster na may maingay na gano'n? Diba? Nakakita na ba siya ng kidlat? Parang hindi naman. Tinanong mo na siya. Nakakita ka ba ng kidlat? Ang alam ko lang yan, dahil malakas yung ano nila, I think yung pati yung sense of hearing nila. Ah. So, mas emphasize yung sounds. Kunyari, kahit firecrackers, matakot yun. Pwede. Parang yung sense of smell nila kasi very malakas din, di ba, pag aso. Pwede. Baka, diba? Baka nasasaktan siya, no? Oh. Pwede, pag sobrang lakas. Oo. Oh. Pwede, no? Oo nga, no? Kasi siguro, makarinig ka rin ng sobrang lakas, medyo matatakot ka rin, di ba? Kung lakas, malakas na malakas talaga eh. Pero ang naiisip ko kasi, bakit kaya, ano kaya nai-imagine niya? Baka nai-imagine niya may monster na. Kasi kahit ako makakita ko ng kumidat, tapos bilang, end of the world talaga, no? May trigger feeling eh. May trigger feeling sa puso. Oo, di ba? Pero makes sense, no? Kasi kahit yung mga low frequency sounds na rinig. Yung alam bata na yan, yung si Tapon Basura, di ba, Jen, na nag-record tayo bilang, kung tapon kayo, parang buisit ka, ayok ka. Sarap po yung shot, guys. Di ba? Hindi, basta nag-usap kami, late night na yung mga 2 a.m. na yan, bila siyang kumatok ng ganun, buisit siya. Oo nga. Sana makagat ka ng aso na yan. Huwag naman. Hype na bata na yan. Anyway, tapusin na natin ito. And Lodwrick, any final thoughts? Yun lang. Ano pang? May alaga ka bang? Meron din. Ayun, ano rin, beagle din actually. Beagle. Makulit beagle ko pero beagle. Malambing. Oh. Sobrang lambing talaga. Mm. Yung beagle namin, isa lang ang itlog. Isa lang bayad. Pinatanggal mo. Hindi, isa lang talaga. Talaga. Oh, gusto ko yung beagle ko na yung malambing kasi talaga sobrang lambing nila. Oh.
Tapos, makulit lang. Copy pangalan. Copy. Agad talaga naman. Copy. Siyempre, kailangan mo talaga yun eh. Ilagay lahat. Kailangan may connect-connect lahat. Oo nga, no? Parang, parang naka-align, no? Oo, naka-align lahat. Tama. Align lahat. Saka dapat ang ipangalan mo sa mga magiging alaga mo, Chris, ay ano? Mikropono. Mikropono. Mike. Mic at ropono. Sa mikropono, di ba? Harambe. Harambe. Si Pad, sakasikas. Si Pad, sakasikas. Oo, si Pad ka. Anyway, masayang episode naman. Subscribe. Ah, yes. Subscribe. Subscribe lang na subscribe. Donate and hopefully maging ano, makapag-guest ka ulit dito. Oh, noon. At mag-ano tayo, mag-whiskey night tayo minsan. Oh. Yeah, yeah, yeah. Give it single malt. Ah, pwede tayong mag-ano, ha? Pwede tayong mag-episode dun sa cafe. Cafe Ibarra. Oh, oh, tama. Oh, pwede, tama. Pwede, pwede. Nakaraan, doon tayo, Chris. Oh, kami. Oh. Actually, kailangan lang namin ng dalawang saksakan. Oh, okay. Madali na yun, madali na yun. Sige, sige. Gusto natin. Tsaka ilaw. Oh. Kunting ilaw. Tayo naman dadalo doon. Hindi, maganda yung lighting nila doon eh. Ah, yun. Maganda yung lighting. For sure. Saka yung couch. Oh. Anyway, yun muna. Paalam, paalam. Okay, we are out. Alright.